At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito ang isa na namang kwento na pinamagatang oposisyon sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Ay, buisit. May kinakahula naman ng aso. Nilagyan ko na nga ng malaking karatula ang harap ng tindahan na sarado na kapag lagpas ng alas 10 ng gabi. Baka may uutang na naman ng alak. Tulad ni Kaloy, ginising ako ng isang gabi. Mangungutang lang pala ng alak. Naku, kung hindi lang ako nakapagtimpi ng gabing yon, baka napukpok ko ng bote sa ulo. Ha? Dito pa nagtapon ako sa mga. Teka. May mga nagkikintuhan pang mga tao sa labas. Makalabas nga, alamin kung anong pinag-uusapan ng mga yan. Dito sila nag-ato. Dito pa magtapon. Hoy, mga kabarangay, anong problema ninyo? Ay, nako! Mga buwisit ang mga yon. Dito pa nagtapon ng basura. Buwisit talaga. Ha? Nako! Kailangan mahuli ang mga walang hiyang tapon ng basura dito. Ang baho. Oh, maapektuhan ang tindahan namin yon, ha? Malapit pa naman dito yon. Tsaka bawal yon. Uy, oo nga eh. Dapat mahuli kung sino man ang nagtapon ng basura dito at panagutin. Ay, nako! Kung akong makakahuli sa salarin, ipapasok ko siya sa sariling tumbong niya. Adonis, pinaligaya mo na naman ako sa gabing ito. Ramdam na ramdam ko ang kaligayahan. Sugad na sugad. Muti na lang, hindi natin nagaya yung nagsiping na naglock. Ay, hindi. Dahil hindi ako gumagamit ng gamot. Oh, aalis na ako bukas, Pining. Babalik na ako sa trabaho. Kaya sinagad ko na. Sana magbuntis na ako para magkaanak na tayo. Ay, sana. Ginawa ko rin lahat para mabuntis ka na. Ano kaya kung pumunta na lang tayo sa doktor? Baka naman may dapat tayong gawin para makabuo na tayo. Ah, bukas. Pupunta tayo sa doktor. Ano yun, Adonis? Parang may naamoy akong mabaho. Oo nga. Ano kaya yun? Teka. Napakabaho naman yan. May pinagkagawan ang mga aso sa labas. Ha? Isisis ko nga yung ilaw sa harap. Nako! Ang mga asong gala, kinalkal ang basura at pinagkakalat nila. Ano? Pwe! Baho talaga. Hindi ako makakatulog nito. Pwe! Nako, halos hindi ako makahinga sa baho. Kung saan-saan kasi nagtatapon ng basura ang mga tao. Baho talaga. Ayan! Bumaho tuloy ang paligid. Veronica! Veronica! Bakit, honey? Kapala! Kwan, gumawa ka ng sulat para sa mga kagawad dahil may special session kami. Ha? Anong ilalagay kong agenda, Kap? Sabihin mo, pag-uusapan namin ang tungkol sa reklamo ng mga kabarangay natin dahil marami na namang walang disiplina sa pagtatapon ng basura. At mga pag-alagalang asong dami. Na naman? Oo! Naku, kailangan talaga na may masampulan, Kap. Kasi kung wala silang nakikitang naparusahan, hindi sila titino. Ikaw kasi, Kape, masyado kang pasensyoso. Kailangan magalit ka naman sa kanila paminsan-minsan. Kaya ka laging binabatikos ni Kagawad Asyo, kaya ganyan. Ayaan mo na lang si Asyo na yun. Demonyo yun eh. Judas, Satanas, Barabas! Sinong Judas, Satanas, Barabas, Kareo? Yeah.
Ikagawa na siyang, eh, nandito ka. Oo. Kumanda ka, Karyo. Paninirang puri ang ginagawa mo. Ha! Mantakin mong sabihin mong Hudas, Satanas at Barabas ako? Eh ano? Mapapatay kita, yung animal ka, mapapatay kita. Robson, naka-video ka, Karyong. Sige, subukan mong saktan ako. Ah, naka-live tayo ngayon. Sige, saktan mo ako, subukan mo. Naka-live? May hayop ka talaga. Hindi ka na tumitigil sa pananabutahin mo sa akin eh. Sige, saktan mo ako. Ipakita mong tapang mo. Sige. Eh, ano? Natakot ka rin dahil naka-video ka na? Walang video-video sa akin. Ah. Kapag napuno na ako. Ay! Danilo na panday nagtari ng manok. Nako, naging kamit pala niya ang gisling ng asawa niya. Ay, nako, nakakatawa naman ito. Ha? Eh, Tita Bibang, ano ba yung pinagtatawanan mo? Yung bang pinag-uusapan ng mga maritungkol kay Danilo na panday ng tari ng manok? Ay, nako, kinamit niya yung best friend ng asawa niya. Ganun ba? Ay, nako, hindi yan ang tinatawanan ko, Darwina. Ha? O yung pinagtatawanan mo? Para kang nasisira ng bait. Ay, naku, Darwina. Hindi ko talaga mapigilan ang pagtawa. Dahil naku, ay, nakakatawa talaga. Ano ba yung nakakatawa na sinasabi mo, Tita Bibang? Ha? Ano? Itong pinost nila sa social media. Ito! Nagpunta pala kahapon si Kagawad Asyong sa Barangay Hall. At narinig niya ang sinabi ni Kapitan na Hudas, Satanas, Barabas siya. Ay tapos, nag-live na si Kagawad Asyong. Ay lalo na galit si Kapitan. Sabi niya, mapapatay niya si Kagawad Asyong dahil lagi na lang niyang sinasabutahi ang mga plano ni Kapitan. Ay tapos, hinabon ni Kagawad Asyong si Kap. Sinabi niya na subukan niyang saktan. Ay tapos, sinabing naka-live. Akala ni Kagawad Asyong, hindi siya sasaktan dahil naka-live nga. Pero, sinaktan siya at tingnan mo ang itsura ni Kagawad Asyong. Wow. Ang mukha niya naging parang nayuping lata ng sardinas na na-expired na. Ay naku, buti nga sa kanya. Ay tapos, nakakatawa rin ang sinabi ng mga nag-comment. May nagsabi na dapat daw na pinatay na ni Kapitan si Kagawad Asyong dahil salot siya sa lipunan. Ay nako, tama nga naman ano. Salot silang dalawa ni Kagawad Adong. Anong kamo, Darwina? Ulitin mo nga. Ha? Kagawad Asyong? Ikaw? Bayaw, saan ka mo nagpunta? May naghahanap sa'yo kanina. Eh, sinong naghahanap sa akin, Bayaw? Isang magandang babae at sexy pa. Maganda? Sexy, Bayaw? Sino kaya ang babae ngayon? Isang reporter daw ng isang TV network. Gusto ka raw niyang ma-interview regarding sa mga natapos mo ng proyekto sa barangay. Ganun ba, Bayaw? Sana sinabi mong nandun lang ako sa barangay hall at doon na lang pumunta. Tamang-tama. May season kami bukas, Bayaw. Sinabi ko nga sa kanya, Bayaw. Pupunta raw sa barangay hall bukas. Bayaw, ang ganda niya talaga. Type ko eh.
Pero maswerte ka dahil ikaw ang gustong interviewin. Kung hindi mo type bayaw, ipasa mo sa akin. oo naman bayaw. kumusta naman ang barangay natin ngayon bayaw? Wala na bang problema? Nakaw bayaw, lalong nadagdagan. Ha? Tulad ng ano bayaw? Yung kwan, yung dati bayaw, basura at baradong drainage at mga double park vehicle lang. Nagkalat na askal na mga asaw at mga lasing sa kalsada. Napakatigas talaga ng ulo ng ibang kabarangay natin eh. Kaya pag-uusapan namin sa season bukas yan para masolusyonan namin kaagad. Baka tutulan na naman ni Kagawad Asyong yan, bayaw. Nakaw. Sana huwag na siyang pumunta bukas, bayaw. Dahil kahit may reporter, masasaktan ko siya at baka mapatay ko pa. Bayaw! Pare Asyong, ano ba yung sinabi mong problema mo? Problema ko ang karyong na yon. Gusto kong gumanti sa kanya dahil sinakdan na naman niya ako. Oo nga, ang dami mong pasa sa katawan. Wala ka bang naisip na paraan para makaganti sa kanya? Wala pa, pare. Kaya tulungan mo sana ako. Gusto kong mabigyan ng leksyon ng karyong na yon. Lagi na lang tayong inaape. Palibasa, kapitan siya at kagawad lang tayo. Oo, pare. Kaya kailangan nating makaganti sa kanya para mabigyan ng leksyon. Kagawad Asyong, kagawad Adong. Alam niyo na ba ang balita? Balita? Tungkol saan yan, boy? May darating daw na media bukas at i-interviewin si Kapitan Karyong ng live. Ha? Live? Tama, pare. May naisip na ako. Makakaganti na tayo sa kanya. Makakaganti na tayo! Anong plano mo, pare? Ano? Sasabutahin natin nagpag-interview nila sa kanya. Ipapahiyan natin siya! Veronica Hana Este, Veronica. Nandito na ba lahat ng mga kagawad na matitinaw? Opo, Kap. Sina kagawad Asyong at kagawad Adong lang ang wala. Kung ganun, pwede na ang umpisaan ng session. Mga kasama, nandito na naman tayo dahil pag-uusapan natin ang mga problema sa barangay. Marami na namang nagre-reklamo dahil una, yung dati, nagkalat na naman ang basura. Pero bago natin talakayan ang mga yan, kailangan manalangin muna tayo. At para maiba naman ang pamumuno ng dasal ay si Ambreng. Ha? Ha? Ay ako, Kap? Naku? Hindi ko pa nasubukan yan, Kap. Disubukan mo. Sige na. Magsitayo tayong lahat para sa panadangin sa pamumuno ni Ambreng. Sige na, Ambreng. Umpisahan mo na ang pagdasal. Ha? Ay, nako! Paano ito? Sige na, Ambreng. Umpisahan mo na. Ay, hindi nga ako marunong eh. Anong sasabihin ko? Sige na.
Tutulungan kita at tuturuan kita. Gayahin mo ang sasabihin ko, ha? Ay, sige. Turuan mo ako, Benito. Ganito. Amang nasa langit ka? Amang nasa langit ka? Ay, itigil nyo yan! Tutol ako dyan! Ikaw na naman! Huh? Naka, Benito. Umbreng, bago natin tapusin ang dasal, patayin nyo muna ang kagawad aso na yan. Bilisan nyo! At itapon nyo siya sa basuran! Sunugin ang bangkay! Pining, alam mo ba ang nangyari kanina sa sesyon? Ha? Bakit? Ano bang nangyari? Mag-uumpisa na sana ang sesyon. Si Umbreng ang inatasan ni Kapitan na mamuno sa dasal. Pero, kauumpisa lang ng dasal, biglang dumating si Kagawad Asyong at sinabing tutol daw siya sa pinag-uusapan nila. Isamantalang wala pang napag-usapan. Kaya hayon, bubugbugin na sana sila ng mga CBO natin. E buti na lang kamot, nakatakbo siya kaagad. Kundi, bugbog sarado na naman siya at baka madamay si Kagawad Adong. Naku, baka magsumbong ang mga yun kay dating Vice Mayor Timbrusio. At kakasuhan sila Kapitan at mga CBO. Problema na naman. E sabi ni Kapitan, kahit saan na raw sila magsumbong, haharapin niya sila. Matapang din talaga si Kapitan, ano? Oo! Tumapang na siya! Dahil sa mga advice ni Adonis, my love. Advice ng asawa mo! Ay, talagang hindi na yata titino ang Kagawad Asyong na yon. Na-impluensyahan na niya si Kagawad Adong. Oo nga eh. Eh dati, mahiyain si Kagawad Adong. Pero, mula nang magsama sila, naku! Naging bastos na rin. Oo nga eh. Pero kung wala si Kagawad Asyong, napakabait niya. Nako, sobra. Kaya dapat mapaghiwalay sila para hindi na ma-impluensyan si Kagawad Adong eh. Sige, Veronica. Maiwan mo na kita rito. Dahil ihahanda ko na naman ang aking sarili eh. Ha? Bakit? Ano gagawin mo? Alis na kasi bukas si Adonis. At last night niya mamaya. Kaya sasamantalain namin ang oras. At alam mo na kung anong gagawin namin. Ha? Nakakaingit naman ang piling nito. Magpapakaligaya na naman siya sa piling ni Adonis. Tama. Kailangan makausap ko rin si Adonis para maambunan din niya ako ng ligaya. Piling! Mag-ingat ka! Baka malak! Veron, may sinasabi ka ba? Ha? Ako? Kwan? Wala. Sabi ko, baka malak, mag-ingat kayo. Imutil sana ako ni Adonis. Ay, si Kwan, wala talaga. Wala akong sinabi. Ano ba yun? May sinabi ba ako? Talaga wala. Pining wala. Wala akong sinabi. Magandang hapon po, Kapitan. Magandang hapon din naman. Wow, ang ganda ng reporter na ito. Kamukhang-kamukha siya ni Tintin. Ano bang may paglilungkod ko sa'yo? Ako nga po pala si Karen Crisologo. Wow. Isa po akong reporter at staff po ako ni Senador Idol Juvino sa programang Isumbong Mo kay Juvino. Meron po kasi kaming mga katanungan tungkol sa iba't ibang problema sa barangay. Hali kayo, pumasok at maupo ka, Miss Karen Crisologo pala. Salamat po. Kap, meron po akong katanungan. Kung maari lang po, ay inyong sagutin. Una po, ano po ba ang mga pangunahing problema o suliranin sa ating barangay? At ikalawa,
ano po ang naisip nating solusyon natin dito? Ay, ako na po ang sasagot, madam. Marami pong problema dahil bobo ang kapitan namin. Kagawad, asyaw! Kaya ang kahahantungan ng session na yon. Mga gilo naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Oposisyon sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ang tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!